Sasamahan namin si Sunny at Romel sa gubat sa pagkuha ng kanilang pananghalian. Ang buho o kawayang kinuha rin sa kabundukan ang ginagamit para paglutuan. Hindi na nila kailangan pang bumili ng mga lutuang gawa sa aluminum at gumamit ng gas. Habang nagluluto ng tanghalian si Kuya Sunny, yung kapitbahay nila, si Kuya Carlo, na-tsempohan natin na yung pag-prepare nila ng tanghalian, magkakatay sila ng manok. Yan, Kuya, ito yung mga alaga mo. Gano'ng kadami yan? Nasa may gitsang po. Eh, ba't ngayon, ba't ka magpapatay ng manok ngayon? Para may tatanghalian. Para may tatanghalian nila. Kung tayo, madali lang nakakabili ng karne ng baboy, baka o manok sa palengke para lutuin at gawing fried chicken o kaya barbecue. Sa tribo ng Abelling, ang mga alagang manok o baboy na hinihintay nilang lumaki at dumating sa tamang gulang ang kanilang inihahanda. Ano to? Pinapabayaan mo lang silang dumami? Oo, sir. Pinapakawalan ko sila, sir, para dumami sila. Mga pagkain sa paligid tulad ng ipanangpalay at gulay ang kanilang pinapakain sa mga alagang manok at baboy. Yung traditional way na kinagisna natin, magluluto ka for maybe 1 or 2 hours to prepare a meal. Sa kanila, it's twice that long and maybe even more. Ginagamit nila sa atin ay gas, sa kanila kahoy. Hindi mo rin basta isasalang na lang yung kahoy dahil kailangan mo silang sisibakin. It takes a lot of effort for you to prepare one meal. Pagkatapos mo lang ng isang meal, magpapahinga ka lang ng kaunti, and then you are going to prepare again for the next meal. So yung buong araw nila halos consume na lang sa paghahanap at paggagawa ng pagkain. Handa na ang pananghalian ni Sunny. Okay, so ito yung pinitas natin kanina ng mga dahon doon. At saka ito yung nilutong bigas gamit yung traditional way or yung local way nila. Mahap! Asang dahon. Pero lagyan lang nila asin, kaya medyo maalat ng kaunti. At saka may konting asim, siguro dahil doon sa ginamit nilang pampaasim. At saka yung bigas, ang pagkakasayang nila, parang kang kumakain ng suma na hindi matamis. Ang kita nilang wala pang 100 piso kada isang araw sa pagbebenta ng puso ng saging sa bayan. Hindi sapat kung bibili sila ng pagkaing handa na o mula sa palengke. Kaya sa biyaya ng kaligasan, nakadepende ang halos 80 miyembro ng kanilang komunidad. Hindi ba kayo natatakot baka paubos yung pagkain sa paligid? Hindi po. Bakit po? Tumutubo po kasi yung pagkain namin dito. Dala rin puso ko ng panahon yun. Pagkain.